ka naman mamamatay tao eh. Ibang papatay sa kanya. Hindi ba yung mga snakes? Morgan. Abot kamay na pangarap. 2:30 p.m. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Moira makakaligtas kaya sa bingit ng kamatayan ngayon nga nabaril na siya ng tauhan ni Moira. Dito kasi ay galit na galit ang lalaki dahil nga sa lumaban itong si Moira, pero ganun pa man, lalaki ito at hindi kaya nga ni Moira, kaya sinuntok niya si Moira dito sa ilong at yun nga ay tinadyakan niya dahilan para nga matumba at masubsob nga sa sahig itong si Moira. Samantala naman, dumating na nga si Madam Chantal at si Gilbert at sinabi ni Gilbert na sigurado siya na nandun nga si Morgana Go sa lugar na yon. Kaya naman sabi ni Madam Chantal, huwag na tayo mag-akasaya ng panahon. Kailangan na nating hanapin siya at kung sino man ang hahadlang o haharang sa atin, sa dadaanan mo ay barilin mo na at huwag kang mag-alindangan na patayin sila. At yun nga itong si Moira ay kitang-kita ni Gilbert kung saan nga ay hinahabol siya ng isang lalaki at yun nga ay binaril na rin. Binaril rin nitong si Gilbert yung lalaki na tauhan nga ni Giselle. Yun naman ang tagpo na nakita ni RJ na nagmamadali siya na pakawalan nga itong si Morgana Go bago nga mahuli ang lahat. Pero ang hindi alam nga ni RJ Tanyag at ni Annalyn ay nakasunod para itong si Madam Chantal at si Gilbert doon sa farm kung kaya't nalaman nila na nandun nga itong si Morgana. Samantala naman itong si Giselle ay sukol na at wala nang dapat pang ipailihim dahil nalaman na nga ni RJ Tanyag at ni Annalyn ang kanyang pinagagawa. Inamin niya na rin nga siya rin yung may utak sa lahat ng pagdukot dito kay Morgana Go simula doon pa lang sa salon. At dito ay sinabi na ni RJ na ate, hindi ka mamamatay tao. Ayon pa kay Giselle, hindi naman talaga ako mamamatay tao. Yung mga ahas na yon ang papatay kay Moira, kaya malinis na malinis yung kamay ko. Pero ayon nga kay Annalyn, mali at mali pa rin yung ginawa niya at napakadelikado dahil pag malaman ni Moira nga or ni Morgana Go at ni Chantal na siya yung may pakananang pagdukot sa kanya, sigurado na mabubulok nga sa kulungan itong si Giselle. Pero ayon kay Giselle, wala siyang ebidensya na magpapatunay na ako nga ang may kagagawa nun. At kung sakali mang mahuli daw itong si Moira, ay hindi daw magsisisi itong si Giselle dahil nga nakapaghiganti siya at napahirapan niya itong si Morgana Go. Pero ang hindi alam nga nila Giselle, na itong inaakala nilang si Morgana Go ay siya pala ang totoong Moira na nagpapanggap lamang na si Morgana Go. Ano kaya ang mararamdaman nila once na malaman na nila ang katotohanan na nabuhay na buhay nga itong si Moira at nagpapanggap lamang na si Morgana Go? Ano kaya ang iisipin nila? Samantala naman sila Lynette at Tia Susan ay hindi rin mapakali dahil nga nalaman nila na si Giselle pala ang may pakana at utak ng pagdukot dito kay Morgana Go. At ito naman yung tagpo o narinig nga ni Zoe yung pag-uusap ni Lynette at ni Susan. Kaya naman galit na galit itong si Zoe at tinawagan niya agad-agad ang kanyang Lola Chantal at sinabi dito na si Giselle pala ang may pakana ng pagdukot sa kanyang Mami Moira at kailangan nilang gumawa ng paraan para nga mahuli ito sa akto. Pero yun nga ay wala silang matibay na ebidensya na magpapatunay na si Moira nga ang
dinukot nitong si Giselle at ang kanyang tauhan. Samantala naman, nagpupuyos nga ng galit itong si Nosy G or ang totoong Morgana Go dahil sa hindi naman dumalo o dumating ang kanyang mama Chantal. Binalaan niya na nga ang kanyang mama Chantal na kailangan siya nito sa araw ng pagbukas ng kanyang negosyo. Ayon pa nga kay Nosy G, mama, ako naman ang dapat mong bigyan ng oras dahil napakarami na ng oras na ibinigay mo kay Moira. Panahon naman na bumawi ka sa akin at kailangan na kailangan kita dito sa opening ng aking negosyo. Pero bigo na naman itong si Nosy G dahil mas inuna na naman nga ni Madam Chantal yung pagligtas o pagtulong dito kay Morgana Go or kay Moira kaysa kanya. Kaya naman galit na galit itong si Nosy G at sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat at pagbabayaran nga ni Moira ng mahal ang pag iwan na naman sa kanya o pag-indyan na naman sa kanya ng kanyang mama Chantal. Ayon pa nga kay Nosy G, noon ay pinagbibigyan kita pero ngayon hinding-hindi na ako papayag na palagi na lang akong itsapwere at iniiwan sa ere. Panahon na para ako naman ang pagbigyan ni mama at ako naman ang masunod. Hindi lahat ng oras sa iyo, Moira. Kailangan kong maging matapang din at kailangan ko na mapasunod kita. Kung hindi, ay isisiwalat ko nga ang sikretong tinatago mo at sigurado na susunod ka kung ano man ang ipapagawa ko kapalit nga ng iyong sikreto.